Kurak, anong gusto mo sabihin? Lapit mo kay Kurak. Dali. Kilala na yan, bundaigdig eh. Oo, Kurak. Si Kurak. The prayer warrior. Sige. Kailangan tayo push-push sa Panginoon. Ayan, push-push. Yan po. Push-push yan. Tayo. Tama yun, yun lang ang message. Pag push-push tayo, boy, wala nang problema. Kahit anong dumating na... Kaya mamatay pa, kaya dumating si Jesus. Kaya ano pang... Sakit, nauhal. Gaya niya, kuya. May nagbibigay ng salamin sa senior dyan. Hindi ako pumunta. Bakit? Ito malaga eh. Ba? Taping eh. Ibig sabihin, mayroong rasyon doon eh. Oo, salamin. Salamin sa mata? Sa mata, sa mga senior. Alin bang mas malaga yung salamin sa mata? Hindi, mas malaga, Panginoon. Pero mamaya, pag may panahon ba, pwede... Wala na, dahil nga hanggat na nga lang daw sila eh. Yan. So, di bale? Di bale, at... Galing ka, may gusto ka sabihin? Sa akin po, yung kala, yung naunawaan ko na ngayon na yung parte ng buhay ng tao na kinaano nila yung gusto nilang marating kahit na anong gawin po nila nauwi sa kamatayan kagaya ni Messi. Huwag mo nang babagit ang pangalan, kala nila. Yung kagaya ng ibang tao na yung anong ilang araw na gusto niyang maging matagumpay yung buhay niya, hindi pala niya nalalaman na bandang huli, ang kauwian niya lang yan, total death. Tama, pero hindi kaya sinasabi mo lang yan kasi wala ka lang pera, wala kang... Ay, hindi po, kahit walang pera po, walang girlfriend, lahat na. Ganun rin po, mauwi rin sa wala yung gagawin niya eh, kasi nga, mauwi rin siya sa kamatayan eh. So ano ibig mo sabihin? Ang bago diyan, wala nang bago diyan. Yung nga po, yung bago po, ang ano po diyan, yung kamatayan ni Kristo, pagkalibing, pagkabuhay mo, pagkakit sa langit, pagbaba ng Holy Spirit. Na hindi binibigyan din lang po muna sa atin para makuha natin yung pagkabuhay mo at pagkakit sa langit para marating natin po. Yeah, hindi ka na maliligtas diyan eh, paniniwala lang yan, di ba? Opo. Sabi sa Bible, sa Mark 16, gawa, magiging gawa po yung 15, ikalat ang gospel, bundagdig at paniwalaan. Kailangan, pero kailangan mabautismuhan. Opo, kailangan din po. Yung sinasabi mo, ano lang yun eh, bilip. Una po yung bilip. Paniniwala? Oo, paniniwala po. Ngayon, pagka naniwala na po sila sa gospel. Teka, ba't mo nang paniniwalaan yung gospel? Sige nga. Dami-dami paniniwalaan eh, ba't gospel pa? Kasi yun ba't yung mabuting balita pa ng Panginoon na death, burial, kamatayan, living niya, para sa ating makasalanan. Opo. Pagkabuhay magulit, pagkakit sa langit, sa mo kanina, at babaeng Holy Spirit. Ba't ano yun? Ba't mahalaga yun? Ba't mabuting balita? Kasi sa sulat ni Pablo... Yun ang paniniwala mo, na mabuti yun. Pero ba't naging mabuti? Eh, pinakamahalaga sa lahat ng bagay po yun. Eh, sabi lang ng Bible yun eh. Kung di mo rin naintindihan, dami nagbabasa ng Bible, di mo naman may palahan, hindi mo ba eh? Anong ginanda ng ano na yan? Nung kamatayan ni Cristo? Ang ibig sabihin ni Billy, kaya sinasabi ni Billy, yun ang pinakamahalaga sa lahat kasi yun ang bibigay buhay sa nakakaintindi sa gospel. Yun ang nagbibigay buhay. Kasi pero sige na nga, naintindihan mo yung gospel? Eh, kung di ka naman nabautismuhan. Ay, wala po yun. Ala, nga yun. Eh. Pero ako yung pagkaalam mo sa bautismo, yung ginagawa ng mga religion sa religion. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Wala rin po. So, kaya mabuting balita yung gospel kasi inaalis yung problema ng tao na pinakaugat ng lahat ng bagay na hindi kaya-aya dito sa daigdig. Ano ba? Yung sinabi ni Billy, kamatayan. Bago ka mamatay, dami pang problema. So, ang dahil lang, dahil iwalay ang tao sa Diyos. Okay? Yan nga, yung kasalanan, ang kabayaran niya, ang kamatayan. Ano naman ang ginandang mabuting, ano naman ang ginandaganda nung nabuhay magulit si Kristo at tumakit sa langit? Yun, dyan tayo nabutis mo, anong kagandaan? Dyan muna tayo, kasi ba't mo paninimulaan yan? Di pala maganda eh. Kaya po maganda yung nabuhay magulit, para yung kaluluwa at katawan mo, magkaroon ng bagong nilalang. Ano nga pala yung kaluluwa, ba't mahalaga yan? Ay, para may maintindihan po nila na darating sa panahon na magiging angel. Kailangan kasi yung mga nagiginig sa atin. Talaga yung kaluluwa talaga. Maintindihan lang kung ano yung sinasabi nating maganda. Opo. O kasi pag sinabi nating maganda, pinakamaganda, pinakamabuting balita. Tapos makita nila tayo, minamahalaga natin eh, yung daigdig. Except, sino maniniwala sa atin? Yun lang. So, kailangan pag nag-usap tayo dito, pag sinabi nating magandang balita, wala ka ng pinakamagandang balita. Opo. Hindi yung nakukuhang karangalan sa mga... sa mga sistema sa daigdig. Sa school. Kasi parang hangin na tumingin. Ito naman ang hangin.
Mamaya, wala na yan? Opo. Eh, kaya ano kung summa cum laude ka, valedictorian ka? Walang lipas din. Eh, ano kung pinakamaganda ka, pinakagopogi ka po eh. Eh, ano kung pinakamayaman ka, pinakasikat ka? Dulo ka. Sabi nga mo nga kanina, Billy, mamatay ka lang. Opo. Okay? Dulo na. So, anong ginandaganda nitong Resurrection Ascension? No? At yung pagkabuhay magulit, pagkakitsalaan ni Kristo? Malaga po kasi yun ang para magkaroon. Kasi Billy, kaya ginaganito, yung mga Christians sa Bundeg, yung mga magagaling na, matatalino, sikat, mga European, American, yung mga magagandang kutis, mga ganyan. Opo. Marunong magsalitang English, Latin, Greek, etc. Yung kanilang paniniwala dyan sa gospel, eh, ganun din, yung kay Paul, di ba? Yung Opo. Namatay si Kristo, nilibing, nabuhay magulit. Okay? Yun ang dinidin eh. Opo. Pagka naniwala ka daw doon, yun na yun, napatawad na yung kasalanan mo, kasi nga, totoo rin naman, namatay si Kristo para sa atin. Mm-hmm. Tapos, doon matanggapin si Kristo bilang iyong buhay, okay? Okay, so kulang yun, di ba? Mm. O, ngayon, ano nga palang ginaganda ng pagkabuhay magulit, pagkakansanayan ni Kristo? O, yun ba eh, para may balik tayo sa kalagayan na pwede na tayong magkaroon ng indwelling o pagka puspos okay. O pagka o, panana ng Holy Spirit sa atin, o hindi? Yung divine nature. Hindi pa po. Ano pa hindi, kailangan muna yung new nature pagkatapos sa divine nature. Opo, para magkaroon ng bagong nature o bagong kaligasan na walang kasalanan. Opo. Sa English na justify, Opo. Diba, na ligtas, naging righteous, naging matuwid, kailangan mawala muna yung luma. Opo. Okay, ito yung meron tayo na wala sila. Opo. Kailangan mawala yung lumang kaligasan na galing kayo kay Satanas, paulit-ulit natin sinasabi. Opo. Kasi may tumatawag sa akin, kahit paulit-ulit natin sinasabi, hindi pa rin daw nila naiintindihan. Hindi ko alam kung kanino may diferensya, kung tayo sila. Okay? So, ito, pagbibigyan naman natin. Opo. Ang paniniwala sa mabuting balita, kailangan sangkap na ito. Naalisin yung kaligasan mong luma na adlang para makarating tayo sa paraiso at langit. Opo. Para wala na sakit po, luha, lungkot, tapos wala nang kamatayan. Tapos bibigyan ka ba ng bagong kaligasan o bagong pagkatao na pwede sa paraiso at saka sa langit. Opo. Kaya nga umakit sa langit si Kristo. Ito yung hindi lang naiintindihan sa bundegdig. Mm. Okay? Malabong-malabo ito sa kanila. Sa atin, maliwanag. Kaya lang, kahit gano'ng kaliwanag sa atin, kung yung mga nakikinig, eh, malabo naman ang tenga. Malabo po pandemya. Malabong mata. Eh, wala rin, di ba, boy? So, nandun na yung bago. Ngayon, ang Holy Spirit ngayon, o yung binhi ng Diyos, o yung buhay ng Diyos sa atin. Mm-hmm. Diba? Lalo na nitong uling araw, dinidin natin na yung Holy Spirit ng Diyos Ama. Tawag na, na ibalik ulit. Ngayon, kaya mahalaga yun, maganda yun, kasi yun na yung, yun ang pinakamagandang balita, higit pa sa, you know, offer o binibigyan ng daigdig na to, nagagaling ka sa sakit mo, ito yung gamot mo, wala yan. Hospital ka lang, pakihimo ka lang, sa iba, magandang balita na yan, kasi nga, ito lang yung buhay nila. Mm-hmm. Okay? Kaya mabuting balita itong nakikita natin ito sa Bible, no? Itong pahayag ng Panginoong Yesus na ginamit yung mga propeta, mga kung sino-sino yan, mga disciple na ito ng araw, na yun nga yung gospel. Eh sapagkat, boy, kahit ang, yun nga, tinan mo, bakit may rasyon doon sa center. Eh kasi, election na. Opo, mayroon na election eh. Kasikatan, karangalan, kapangyarihan, sino bang ayaw niyan, di ba? Pero pag mami-mami, naisip mo, kakasakit lang tao, namatay lang. Bago pa yun, kumisa nagkakaingitan, nagbabari lang ka. Nagpapatalo. Dahil nagkakaingitan sa posisyon. Di ba? Kumbaga naman wala kang posisyon, inaapi-api ka. pag maganda kang lalaki, kinaingitan ka. Pag pangit ka, inaapi ka. Di ba? Pagka maganda ka, pinagnanasaan ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo para protection sa sarili mo. Di ba, babae ka eh. O pagka naman pangit ka, ayoko wala na naman, netsepwera ka, pinidiscriminate ka. O kung Pilipino ka, o kaya maitim ka, o kaya maliit ka, o kaya may abnormalidad ka, happy-happyin ka rin. Pagka naman hindi ka ganun, eh siyempre pinipikat ka dyan, sabi sa'yo, racist ka, ganito, ganyan. Kahit saan ka maglagay din sa daigdig, di ba? Ah, kung babae ka, piling ka ng ibang mga lalaki. Kung lalaki ka naman, kumisa, na-undering ka pa ng babae. Ay boy, marami tayong masasabi niya. Kaya lang, pagka kinumpara natin yan sa sinasabi natin ng mabuting balita, di ba? Napagandang balita itong pinag-uusapan natin. Pero sa pata ba yun para maligtas ka? Yung mali makita mo, yung solusyon, malaman mo, magandang masarap na pagkain, hindi mo naman kinakain. Ah, pwede na ba yan? Yeah. Kailangan mabautismo ka. Sabi nga ni Mark sa chapter 16, verse
16, kailangan, di ka lang maniwala, kailangan mabautismo ka. He that believeth and be baptized, and baptized, okay, mabautismoan, eh, maliligtas. Yung hindi maniniwala, hindi maliligtas. Malalim yun. Lalagay ko na kayo sa malalim na kalagayan. No? Yung medyo pang ano na to, pang seminary na, pang mga pastor, pare, ministro. Boy, yung ibang mga lecturer, sabi nila, itong binanggit kong verse na to sa Mark 16:16, eh, hindi na rin pwede ito kasi sakop lang tayo ni Paul at saka nitong huling araw. May kumisan, pati ako sinasabi ko yun. Yung iba naman, wala raw sa Bible yung original manuscript, sa original manuscripts yung Mark 16 o whatever. O pero pag pinag-aralan mo po, yung may ibang mga verses sa Bible na kamag-anak ng verses na yan, ganun din ang sinasabi. Kailangan talaga maniwala ka sa gospel tapos magbautismo ka. Kaya nga't nausi yung binyag, yung bautismo sa tubig, pati sa Catholic, Protestant, ginagawa yun. Pero, ayon kay James sa New Testament, ang pinapalabas niya ron ayon sa diniscuss na natin doon sa James Connection, ito palang paniniwala at saka yung gagawa, isa pala yan, puro paniniwala pala yan. Okay? Nang ibig sabihin, hindi pala natin dinadagdagan yung gospel kapag nilalagyan natin ng gawa. Pero yung gawang yun, yun ang bautismo. Okay? Hindi yung gawang mabuti na mamigay ka ng pagkain, tiraan, matumulong sa mga may pangangailangan, which is maganda. Pero hindi yung pwedeng idagdag. Okay? Ang sinasabi natin gawa, yung kamukha ni Abraham nang inialay niya si Isaac. Okay, yung tinatawag natin bautismo. So sa oras na to, ipapaliwanag natin kung ano yung bautismo. No, po. Ang bautismo po ay yung kapag tao sumaniwala sa gospel. Yung death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, at kanina na ipaliwanag na natin. Sa iba hanggang resurrection lang eh. Wala silang ascension. Kaya lang sa atin, may ascension o pagkakit sa langit, pati yung Holy Spirit na bumabas sa pamamagitan ng Pentecost, dinidin natin yun. So ano yung pinupunto nating mabuting mabuting maintindihan natin dito? Eh yung bautismo boy, iba kasi sa paniniwala. Okay? Yung paniniwala, hindi sapat para maligtas ka. Sa iba, sapat na raw yun. Sa atin, hindi pa. Kailangan pa rin ng gawa. Pero hindi gawa mo boy. Hindi gawa ko, hindi gawa ng tao, hindi gawa ng lumang maligasan. Kundi yung ikaw ay kailangan paniwalaan mo na para mabautismoan ka, yung kalakip ka o naging kaisa ka o nakasama ka doon sa kamatayan ni Kristo. Sa madaling salita, doon oras na yun, namamatay ka na talaga. Nililibing ka, o nawawala mo na yung buhay mo dahil kay Kristo, para matagwal mo mamaya, di ba? Tapos, nabubuhay ka magulit, sumalangit ka, wala ka na rito. Si Pablo, naintindihan niya. Kaya lang yung atin, mas marindi pa. Sa halip na langit, langit pa ng mga langit. At ang bumaba sa atin, ang Holy Spirit ng Panginoong Diyos, o ng Diyos Ama, hindi lang si Jesus Christ. Itong huling araw, nakadiin yun. So, kahapon, may nagtanong sa akin, hindi kaya abusuin ng iba yan. Kasi ang resulta niya, hindi kayo pwede magkasala. Kasi wala na yung pundasyon na nagkakasala. Yung lumang kaligasan, boy, nagaling kaya dan, tsaka kayo sa Satanas, wala na yun eh. Pagka nakalakip ka namatay doon at namatay ka na, boy, ha? Nilibing, tala kasama ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya rin. Ha? Wala na yung nagkakasala. Tama? O, yun ang ibig sabihin ni John sa 1 John 3:9 na hindi ka na pwede magkasala. Hindi, kahit gusto mo, hindi pwede. Okay? Kasi wala na yung nagkakasala. Yung nabuhay magulit tumakit sa langit, lalo hindi nagkakasala yon. Okay? At yung dito sa lupa, na bumaba ang Holy Spirit ng Diyos, at saka yung kasama niyang bumaba rito, yung Spirit mo, hindi rin pwede magkasala yun po. Alam mo bakit? Okay? Kasi, ang kumokontrol doon ay ang Diyos Ama. Para si Jesus Christ nung nandito. Gets mo? At doon, ang kamukha niya, yung New Heaven and New Earth, hindi yung Millennium, wala na rin si Satanas, wala nang chance para magkasala ka kasi wala nang ano ron, wala nang tukso, wala na lahat. At ang buhay mo rin doon sa New Heaven and New Earth, kumbaga kung kamukha mo yung paradigm doon, eh puro ano na lang, puro kabanalan, puro Diyos, puro si yung Cordero, Jesus, mga ganun. So, mayroon pa rin ditong mga latak-latak na pwedeng i-question sa atin, ay hindi, ano lang yan, doktrina yan, mamaya-maya, baka busuin. At mamaya-maya, maging Gnostic kayo, Docetic, o kaya Platonic. Ah, laman lang yan, pwede magkasala yan, pero kahit magkasala, total, mawawala yan. So therefore, isusubo ko na ito sa kasalanan, iinom ako, magbibisyo ako, etc. Kasi nga, katawan lang ito eh, mawawala lang ito. Huwag ganyan. Oh, may mga takot, pangamba yung ibang mga nagiginig sa atin, na itong doktrina natin ito, na yun nga, yung gospel na panguling araw, baka mamaya maubuso kasi nga,
hindi ka na nagkakasala, wala na yung lumang kaligasan. Nasa langit ka, hindi ka pwede magkasala. Mm-hmm. Yung buhay mo rito, yung pang-Holy Spirit ng Diyos Ama, na kung saan hindi naman kayo pwede mag-iwalay. Diba? Hindi tulad sa milenyo. Hindi tulad kapag ang buhay mo, si Jesus Christ na, okay, yung gabay mo lang sa Old Testament, mga ganun. Mm-hmm. Ang kaso, huling araw nito, napakarindi ng kamalayan. Ibig sabihin nito, nothing can separate us from the love of God, sabi nga sa English, at hindi pwedeng umiwala yung Holy Spirit sa atin kasi nga naging kaisa na tayo noon. Okay? So, boy, ang sagot ko lagi dyan ito, kung talagang ang Holy Spirit ng Diyos sa mga buhay mo, okay? Kung, ha? Okay, ito na yung ayon ni Satanas, kaya nagpadala na naman siya ng aeroplano rito. Okay. So, ilalapit ko yung bibig ko rito sa, ano, sa cellphone para walang binasin ba binatbat yan. So ba ito ha, kung talagang naniniwala tayo, na nabautismo na tayo, dito sa pinaniwalaan nating gospel na to, okay? Nabanggit ko na kanina, okay? So, wala na talaga yung pwede magkasala. Hindi dahil may ginawa tayo, may ginawa ang iba, hindi dahil may ginawa ang Diyos kay Kristo. Yun doon tayo nakapokus, di ba? Hindi sa ano namang mga paniniwalang na imbento ng mga tao, kaya doktrina, filosofiya, o tinatawag nating worldviews, o kaya mga practices na kung saan, kaya popular, kaya hindi. Wala doon. Nakabase lang tayo doon sa tanging pinakamahalagang aral ng Diyos kay Kristo. Yun nga yung gospel. So pag sinabi ng Biblia na matay si Kristo at nilibing para sa atin, at tayo nalakip doon, as in namatay na tayo, nilibing. Oh, asan pa yung nagkakasala? Wala na, okay? Inulit-ulit ko. Nasa langit tayo, tapos yung buhay na dito, ang Holy Spirit ng Diyos. Hindi rin pwede magkasala, boy. Okay? Ngayon, kung yan ay doktrina lang, yung Holy Spirit na yan, tulad ng paniniwala ng ibang Kristiyano sa buong daigdig, kung yan ay pwersa lang, kung yan ay parang ideya lang, hindi talaga persona, hindi buhay, walang tinatawag sa English na will, emotion, volition, etc. Baka pwede pa yung inisip ng mga nakikinig sa atin. Baka pwede nga busuin ito, lalo na napagkamalan mo lang na Holy Spirit ng Panginoon niya, no? Kaya ni Kristo, kaya ng Diyos Ama, ayun pala, hindi mo naintindihan yung pinaniwalaan mo. So itong pinag-uusapan natin, pinagpapalagay natin na naintindihan natin, naintindihan nila. Na pagkabuhay ng Diyos yung nasa iyo, okay? Alimbawa boy, yung bang aso, pwede niyang gayain pag magpakailanman yung buhay ng lamok. Hindi. Iba yung buhay ng lamok, aso, pusa, insekto, kung ano-ano, di ba? Yung tao ganun din. Hindi pwedeng hindi pa mo yung buhay mong tao kasi tao ka. Eh hindi ka na nga tao lang yung nakuha mo. Oh. Wala na nga yung boy. So malangit pa, yung bago. Yung nandyan, yung Holy Spirit ng Diyos naman, kasama yung espiritu mo, na kung saan, ginawang matuwid na yun. Justified, righteous na yun, sabi nga ng English. O tapos, kanino buhay yan? Di ba sa Diyos Ama? Gagawa ba ng kasalanan, Diyos Ama? Gagawa ba ng masama ang Diyos Ama? Nakuha mo ako? Maliban lang kung hindi mo naintindihan. Pero kahit hindi mo naintindihan, kung totoong nangyari na talagang ang buhay mo ngayon ay ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo ng Diyos Ama, kasama na si Kristo, okay? Yung pinakakalula mo na ngayon. Ngayon, yung katawan na yan, kanino yan? Di ba sa kanya? Sino yung kumakontrol sa isip mo? Di ba siya? Kung sino yung kumakontrol sa isip mo, yun nga, Espiritu ng Diyos Ama. Yan ang kukontrol sa mga brain cells mo, sa katawan mo. At kung saan pupunta yan, ano sasabihin mo, paano ka kikilos, paano ka mabubuhay dito sa digdig, bahala ang Diyos, tama? Opo. Ang mahirap kung hindi talaga Diyos ang pumasok, napagkamalan mo lang na Holy Spirit niya yan, yung pala, ano mo lang yan, isip mo lang, ideya mo lang, tama? Opo. O doon tayo nag-iingat at pinag-iingat natin yung mga nakikinig sa atin na baka mamaya napagkamalan nila. Pero alam mo ba kung ano yung pang-garantiya na talagang ang Holy Spirit ng Diyos ang nanaan sa iyo kasi nabautismo ang kanda sa death, burial, resurrection, ascension, at ang Pentecost, talagang ang buhay mo ngayon, iba na. O, yung spiritong nandyan, ano yun eh, kabahagi ng Diyos, yun ang nagpapaging anak sa atin ng Diyos. O, hindi tayo Diyos, hindi tayo si Jesus Christ, pero manganak tayo ng Diyos na kung saan pagkaanak ka niya at ang mga provision at saka mga benepisyo ng anak ng Diyos nasa Biblia, parang yung anak mo, o kahit anong nangyayari, kahit masama, mabuti yung nangyayari, anak mo yun, di ba? So, ganun tayo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ano pa man nang magpapaiwalay sa atin sa Diyos. Tama, mali. Kung talagang nandyan ang Diyos. Kaya dinidin natin yung bautismo. Kasi kung naniwala ka lang sa gospel, boy, wala ka lang palang, hindi ka nalakip doon sa bautismo na yun o sa gospel na yun, hindi mo tinuring na namatay ka na rin, nilibing.
hindi mo yun naintindihan. Wala, balik ka lang dati. Lagi doon sa, ay, naniwala na ako dyan, naniwala na ako dyan eh. Ay, nandito na sa akin ng Holy Spirit ng Panginoon Jesus, okay, ng Diyos Ama pa. Hindi ka pala nabautismuhan. Ano mangyayari? Ha? Ano mangyayari? Wala rin, di ba? O, gagawin mo pa rin yung dating ginagawa ng laman mo. Gagawin mo pa rin yung dating ginagawa ng isip mo, yung salita mo, yun pa rin. O, sasabihin ng ibang tao, ah, wala, hindi totoo yung gospel nyo kasi yun, nakikita ka pa rin namin, yun pa rin. O, which is, kumisan, totoo yun. No, kaya balik tayo ng balik no, sa dati nating mga masamang gawain. Kasi hindi pala Holy Spirit ng Panginoong Jesus. O, kaya ng Diyos Ama, yung nanahan. Doktrina lang pala na memorya natin. O, ginawa nating lisensya, tapos gawa tayo ng gawa ng gusto natin. Tapos sabi natin, ah, hindi kami pwede magkasala kasi namatay na kami, nilibing. Yung kanina sinabi ko, o, hindi tama yun, masama yun, di ba? So, tinitiyak natin na naintindihan natin to. O, kasi kung di natin naintindihan to, at wala pala nangyari sa atin, hindi naman pala ang Holy Spirit ng Diyos Ama ang nangungusap na sa mamagitan natin. O, paano natin wala. Ipapasa sa bato, di ba? Hindi may ipapasa. Oh, ito ngang meron na nga tayong Holy Spirit, nang hirap-hirap pang ipaunawa, di ba? Pero maunawa nila to at maintindihan tayong mabuti at masasama sila, pati sa ating mga kilos dito. Yun nga, yung church, yung iglesia, yung tunay ng mga anak ng Diyos, na kung saan hindi dapat gumawa ng masamayan, hindi dapat na magkasala yan, hindi dapat na gumawa ng bagay na hindi ayon sa pag-ibig. Ang totoo, nabanggit ko yung pag-ibig, boy, pagka ang Holy Spirit ng Diyos Ama, ang tanging batas na lang natitira sa iyo, kung pwede man tawagin batas, eh yung agape labo, yung pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. Nakuha mo? At yun ay hindi nananakit, hindi nagbibigay na sama ng loob sa kapwa, hindi nag-iinala, sabi nga ni Paul, doon pa lang sa buhay ni Kristo, basahin nila yung 1 Corinthians 13, napakarindi noon, no? O, wala kang, di pwede yung ano, pwedeng, yung ibig sabihin, boy, kapag pinamuhay natin ang Diyos Ama talaga, hindi lang doktrina, hindi lang karunungan. Bah, siyempre, buhay yan eh. Lalabas talaga yung katangian ng Diyos, which is pag-ibig. O, tulad ng pag-ibig ng Diyos, nung binigay niya kanyang bugtong na anak, upang tayong mga kakaway pa niya, makasalanan pa, namatay si Jesus Christ para sa atin. O, sipin mo yan, dapat yung kanyang pag-ibig na yon taglay natin. O, pag hindi, pagdudana natin na baka hindi ako dumaan dyan sa gospel. Baka nakita ko lang, dinaanan ko lang, o, dinaanan lang ako. Baka hindi ako namatay, inimatay lang ako. Parang ganun. Baka hindi talaga ako nilibing, nakilipaglibing lang ako. Hindi talaga ako nabuhay magulit, naimasmasan. Hindi talaga ako makit sa langit. Ano lang, panaginip lang yun. Pag gaganon, boy, wala na yan. At ang bumabasa sa akin, di pala ang Holy Spirit ng Panginoon Jesus, o kaya ng Diyos Ama, kaya bangan lang pala itong pinagsasabi ko. Akala ko, marunong ako, ganyan yung pala, hindi pala buhay ng Panginoon to. Diba? O, anong magagawin sa atin? Kasi impyerno pa rin tayo. Tagad-tagad ang abuin tayo. Kasi na-miss natin, o sablay na naman tayo. Doon sa sinasabi nating pag-alis doon sa kasalanan ng tao kasi hindi pala natin naintindihan. Nakuha mo? Ang tawag doon sa Griego, hamartia. Oh, pagka hindi nawala yung lumang kalikasan, sablay. Oh, kasi ikala lang natin, nakukuha sa, paraanan pala tayo lang yan, paraanan pala paniniwala lang yun pala, hindi tayo nabautismuhan. Okay? O, yung iba naman, yung mga Kristiyano sa bundok, ay, bautismado kami, ano pa kami, nag-preach kami, yung pala, hindi nila naranasan yung talagang mamatay, libing. Yung i-give up, yung itakwil ang lahat ng kanilang tinatangkilik, alang-alang sa Panginoon, alang-alang sa ganitong usapan, at sila yung nag-landing na lang, at sila yung nagpasakop sa Diyos kay Kristo sa pamamagitan ng pakikisa nila sa iglesia. O, kaya yung mga anak ng Diyos, o body of God, o body of God through Christ, which is hindi yung mga tao sa labas, okay, mga Kristiyano naglagay ng karatula sa mga simba. Hindi, kundi yung mga tao talaga naintindihan at nalakip na bautismo sa Ebanghelyo. Na walang gagawin dito, kundi yung gawain ng Ama na kay Kristo, yun nga, yung magligtas ng mga tao sa pamamagitan din ng pagpapaunawa. Pagpipreach, pagpapaunawa sa mga tao tungkol sa mabuting balita at sabay yung malakip sila doon. Hindi yung ipreach lang ang gospel, madali lang yung boy eh. Sa radyo, sa TV, sa YouTube, madali lang yan. Pero yung ilakip nila yung buhay nila dyan, pagkatapos iwanan ng lahat, kumbaga, at makiisa lang sa iglesia, at yung pagmamahal nila rito, doon sa dati nilang pamilya, dating gobyerno, etc., pag-ibig na ng Diyos, no? Para lang maligtas sila. At para maligtas sila, kailangan paniwalaan tayo. At para paniwalaan tayo, kailangan tayong pinakamabuti, pinakamabait, pinakamapagmahal, lahat na ng katangian ng Diyos makita sa atin. Baka sakali pa, nitong uling araw, maantig yung kanilang isip, damdamin lahat na, at pakinggan tayo sa YouTube.
Ano pala itong mga to? Hindi lang pala puro knowledge, hindi pala puro talino lang, memoria, ganito. Mm-hmm. Talaga pala may nangyari sa kanila. Mm-hmm. Oh. Kaya natin sinasabing gospel natin ito, mm-hmm. kasi hindi itong gospel nila. Okay? Mm-hmm. Hindi yung gospel ni Paul, bagamat sinugo na yung Panginoon si Paul mm-hmm. para sa mga intel for the last 1,900 plus years, pero hindi pang rapture pa rin yun. Ang pang-rapture na sinasabi natin para datang ang buhay, itong sinasabi natin ito. Yung gospel na hindi natin gawa. Gawa ng Diyos, gawa ni Kristo, gawa ng Holy Spirit. Kaya sinasabi, kailangan mabautismon tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.